talagang mahirap ho yung crowd control. Lalong-lalo na ho kami, syempre, ang pinaghandaan po talaga namin ay nakahanda kami doon sa schedule. Ito ho ay unexpected na mga schedule at or unexpected na dating. Hindi inaasahan ng DSWD Field Office 1 sa San Fernando, La Union kahapon na ganito karami ang dumagsa sa kanilang tanggapan na nais mag-avail ng DSWD Educational Assistant. Umaga pa lamang umabot na hanggang sa provincial capital ng La Union ang dulo ng pila mula sa DSWD office o higit kalahating kilometro na ang haba ng pila. Sa dami ng nais makakuha ng ayuda, hindi na rin nasusunod ang pila at maging ang social distancing. Karamihan sa kanila nag-uunahan makapasok sa loob ng opisina para makapagpasa ng requirements. Agad namang isinira ang gate at tangi ang mga maestab lamang ang pinapapasok. Si Rowena Bacani nakapasok sa loob kahapon pero hindi nakakuha ng educational class assistant para sa kanyang anak na mag-aaral sana sa kolehiyo. Nakapila na ako. Ang problema ko lang, sign ng maritime. Tapos babalik ulit ako doon. Mahirap din, taste-taste lang. Mayroon namang agad nakakuha ng class assistant dahil walang problema sa kanilang pinasang requirements. Ang init po, tapos ang haba po ng pila po. Pero worth it naman po. Push lang po. Ayon kay Annie Ferrer, Assistant Regional Director for Admin, DSWD Field Office 1. First priority na mabigyan ang mga college student. Magpa-prioritize tayo, sir. Kaya nga po, ang talagang priority natin dito ay yung mga students in crisis situation. Opo, elementary to college, pero sana ang first priority ay yung mga nasa kolehiyo. Dahil sila yung mas malaki ang expenses. Pero kahapon, nag-anunsyo na ang DSWD Region 1 sa kanilang social media page na pansamantalang suspindido ang pagbibigay ng DSWD Educational Assistant dahil sa hindi pagsunod sa health and safety protocol. Nag-abiso na rin para sa mga nabigyan ng stab at nagpalista ng pangalan na hintayin ng text mula sa kanilang tanggapan ngayong umaga para sa schedule ng assessment at payout bago pumunta sa kanilang opisina. Agad namang itinuloy ang pamamahagi ng CAS assistant kaninang umaga. Pero inuna ang mga nakatanggap ng text message at na-process na ang kanilang isinumating requirements kahapon. Ang mga nag-walk-in naman ngayong araw ay pinababalik na lamang sa susunod na Sabado pero binigyan na sila ng stop bago pa uwiin at sinabihan na mag-intay ng text message bago pumunta sa DSWD office. Inilipat na rin ang venue ng DSWD sa pamamahagi ng Educational Class Assistance sa Don Mariano Marcos State University La Union Mid Campus sa San Fernando, La Union para sa mas maluwag na venue at maiwasan ang sobrang siksikan. Toto Pabros, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.